4 years na, no? 4 years na, pero hindi tayo magpwentuhan. Kasi nga, magpapasya kita, ano ang BTS natin. Oo naman, syempre ito ng mga bagong ano ng mga millennial at ang mga print media, lahat nga ngayon may online na. Eh, yun naman talaga ang dapat pumangkas ka sa uso. Correct, so dito tayo, alamin natin ang mga tungkol sa iyong negosyo. Yan, dito tayo. Eh, ano mo, matagal na akong tagahanga ng Bulgar. Wow, thank ano, you. Tingnan mo nga ako magsulat sa Bulgar. Ikaw nga inihintay namin. Kasi na, busy-busy mo. 4 years na ang Ka Tunying. Pakikwento mo naman sa amin, paano nagsimula ang Ka Tunying? Bakit ito ang naisip mong negosyo? So, dito ay nagsimula bilang isang community builder lang about 17 years ago, 2002. Ano? Yun naman ay yung pagpanaw ng tatay ko, ayun ang original na Tunying. Si Ka Tunying, Antonio Taberna Senior. Eh, nung pumanaw na siya, sabi niya, parang ngayon kasi na rin yung pagkita ng babae. So, gumawa siya na gumawa kami ng babes up dun sa San Antonio na Resina. So, after several years, nakita na mo namin na kanita ang pagkita sa babes up. Nag-decide kami yung mutasyon ng paglagay na yung komisari lang sa ano, sa Metro Manila para hindi lang paligay, tinapay. Mga 2 hours and a half. Kaya lang, nung nagtatayo kami dun sa first floor natin sa Visayas para sa babe shop, coffee shop yun, kinaisip namin pag hindi ba natin nagyan ng all-day breakfast. No? Nung nag-all-day breakfast na, yung mga regular clients natin, customers, naghahanap na ng iba pang mga pagkain. Eh, kaya, the rest is history. Nag-nangalap na yung Visayas. At yung bake shop na simple, yung coffee shop, naging food restaurant na tinatawag ngayon ng Apple Kings. Kaya pala may bago kayong logo, no? At ang daming food, ha? Nakita naman natin na ang daming food ngayon ng Ka Tunying. Ang specialty namin ay mga produkto na galing sa Nielsen. So, mga Filipino po talaga. At marami iba pa. At dito lang matitikman yan, nakakaiba yung mga, natuwa nga ako, iba yung mga pangalan ng mga pagkain nyo eh. Meron kaninang nabasa ako, fish pilay. Very Filipino. Sige, palukay na liquid chicken. Yan ang paborito ko kasi ang ginamit namin doon, yung powder na kasi yan ang uso ngayon, lahat instant eh. Instant. Ito ay isang palok na ito, isang palok. Tapos, meron talaga tutulong dahon ng sambal. Ang tawag natin sa Nueva Ecija, usbong ng sambal. At siyempre, yun ang chicken natin ginagamit. Well, hindi naman presyong karinter yan. Sasabi ko na sulit na sulit ang bawat sentimo na ibabayad ng mga customers namin sa atin. Sa target market natin, ay mula sa masa hanggang sa middle class. Cutting across multi-economic classes, pwede kumain dito. Kaya lang, kailangan pupuntang ito, may pambayad ka. At may mga budget meals din, diba? Meron din. Meron din tayong mga budget meals. Halimbawa, meron tayong mga only breakfast and merienda na yung arroz at the beginning. Actually, yung isang serving niya, parang kasi nasa dalawang tao. Pero ang totoo na, kung talagang malakas na kumain, eh, yung pang-isa lang talaga. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aming chikahan kay Ka Tunying dito sa Celebrity BTS. Abangan nyo kami next Saturday dito pa rin sa Bulgar Online, Bulgar YouTube Channel at sa Bulgar Facebook Page.